Kumusta kayo? Okay, so ngayon mga bata, ang subject natin ay mother tongue. At ang ating aralin ay tungkol sa elemento ng kwento. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, ay tayo muna'y manalangin. Iyoko ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata, at tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo po ang mga batang ito, ang mga guro at ang mga magulang sa pagpatuloy na pagsuporta sa kanilang mga anak. Maraming salamat po Panginoon sa proteksyon. Sa buhay, sa karunungan, at higit sa lahat ay ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Amen. Okay mga bata, bago natin alamin ang elemento ng maikling kwento, ay kailangan alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng kwento. So handa na ba kayo mga bata? Okay, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ang kwento ay tumutukoy sa pagsasalaysay ng isang pangyayari, maaari itong pasalita o pasulat. Ang kwento ay maaaring mahaba o maiksi. Ang kwento ay binubuo ng mga talata. Gaya ng katawan ng tao, ang kwento ay mayroong mga elemento. So ngayon mga bata, tatalakayin na natin kung ano ang elemento ng maikling kwento. Okay, elemento ng maikling kwento. Una ay ang tauhan. Ang tauhan ang nagbibigay buhay sa maikling kwento. Maaaring maging mabuti o masama. Halimbawa ng mga tauhan, ang tatlong magkakapatid, si Pina at ang kanyang ina sa kwentong Alamat ng Pinya. Okay, so familiar ba kayo sa pangatlong larawan? Okay, so yan si Beauty at si Beast. Okay, ngayon naman, ang pangalawa ay tagpuan. Ang tagpuan o setting sa Ingles ay lugar kung saan nangyayari ang maikling kwento. Tumutukoy ito sa oras at lugar. So ito ay sumasagot sa tanong na saan at kailan. Okay, kailan nangyari ang pangyayari o saan ginanap ang nasabing kwento. So okay, ito ay mga halimbawa ng tagpuan. Sa ilog. Sa bundok. Sa bukid. O di naman kaya'y sa paaralan. Okay, so ang tagpuan ay kung saan ginanap yung pangyayari. Pangatlo ay ang banghay. Ang banghay, ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Limang bahagi ng banghay. Una, panimula o simula. Dito, ipinakikilala ang mga tauhan gayon din kung saan at paano nagsimula ang kwento. Pangalawa, saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Pangatlo, kasukdulan. Ito ang pinakamataas at kapanabik-panabik na pangyayari sa isang kwento. Dito nagaganap ang tunggalian ng dalawang magkaibang puwersa. Pang-apat, kakalasan.
Ito ay tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang maayos ang suliranin o problema at nagbibigay daan sa wakas. Dito malalaman kung magtatagumpay ba ang pangunahing tauhan o hindi. Panglima, wakas. So ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento kung saan ang kahihinatnan o resolusyon ng kwento ay maaaring masaya o malungkot. Okay, halimbawa, ito yung limang bahagi ng banghay. Panimula. Okay, so gamitin natin yung kwento ng si Matsing at si Pagong. Okay, familiar ba kayo sa kwento ni Matsing at ni Pagong? Okay, so sa panimula, ang panimula ito ay isang araw, naglalakad si Matsing at si Pagong sa tabi ng ilog or sa gubat nang may makita silang puno ng saging. Then, sa saglit na kasiglahan, okay, so anong ginawa ni Matsing at saka ni Pagong sa puno ng saging? Pinutol nila yon sa dalawa. So, yung may ugat kay Pagong. Then, yung dahon kay Matsing. Then, umuwi na sila. Tinanim nila yung kanilang mga parte ng puno ng saging. Then, sa kasukdulan, ito na, di nung ilang araw, nagkabunga na yung kay Pagong. Then, yung kay Matsing, namatay, hindi namunga. Pagkatapos, sabi ni Matsing kay Pagong, "Pagong, napakarami naman ng bunga ng iyong saging. Kunin na natin," sabi niya. Kaso, si Pagong, hindi siya marunong umakyat. Di sabi niya kay Matsing, "Matsing, ikaw na lang umakyat dahil hindi naman siya marunong." Tapos sabi niya, "Then, bigyan mo na lang ako ng bunga niya para ako naman makakain." Pero, ang ginawa ni Matsing, kinain niya, inubos niya lahat ng bunga ng kanyang saging, bunga ng saging ni Pagong. Di etong si Pagong, nainis siya, di gumawa siya ng mga patibong niya kay Matsing. Nilagyan niya ng tinik yung puno ng saging. Nilagyan niya ng tinik, tapos nagtago siya sa ilalim ng bao. Sabi ni Matsing, "Pagong, bakit, anong ginawa mo? Hindi ako makababa. Tanggalin mo yung mga tinik dyan." Sabi niya. Then, anong ginawa ni Matsing? Tumalon na lang siya, tapos napaupo siya dun sa bao. Di sumakit yung kanyang likod dahil na paupo siya doon sa may bao. Then, hinanap niya si Pagong, sabi niya, "Pagong, magpakita ka." So, galit na galit si Matsing. Dahil sa ginawa ni Pagong, ay ni Matsing, gumawa siya ng hindi maganda si Pagong. Then, sa kakalasan, diyan na, yung sa kakalasan is, sabi ni Matsing kay Pagong, "Hahatiin na lang kita ng pino para ikay mamatay." Ganyan. Sabi ni Pagong, "O sige Matsing, hatiin mo ako ng pino para dumami pa ako." Sabi, di, nag-isip na naman ng iba si Matsing. Sabi niya, "Itatapon na lang kita sa tubig." Sabi niya. Then si Pagong naman, ang sabi niya, "Wag Matsing. Ako'y malulunod." Okay, nagkunwari siya na hindi niya alam lumangoy. Yung pala, alam niya. Then, ang wakas, diyon, tinapon na ni Matsing si Pagong sa ilog. Then, tuwang-tuwa si Pagong dahil naisahan niya si Matsing. So, yun ang wakas ng kwento. Then, masaya na si Pagong. Nakalaya na siya kay Matsing. So, yun yung halimbawa ng panimula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Okay, ngayon mga bata, basahin ang iyong learning activity at sagutin ang sumusunod na gawain. So, anong gagawin nyo? Meron akong binigay na kwento, babasahin nyo yung kwento, tapos sasagutin nyo yung mga elemento ng maikling kwento. So, isusulat nyo dyan kung
Paano nangyari yung kwento? Panimula, sino yung tauhan? Saan ginanap yung kwento? Then, ano yung kakalasan? Then, ano yung wakas ng kwento? Okay, so yan lamang mga bata at maraming salamat.